Hallelujah! Jesus is the only healer of your life. To be victorious, one must live in the truth of the Word of God. Taong umaasa lamang sa Kanya at sinasabi, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Palakpak ho ng excited sa ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Good morning. Pwede ba natin ngitian yung ating mana sa kaliwat kanan? Batiin po natin. Good morning. Praise God. Are you blessed today? Praise God. Tayo po ay blessed sa lugar na ito sapagkat ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Praise God. And ngayon po umaga ay nais ko pong i-share sa inyo ang salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 29. Sabi po ng Bible sa akin pong Biblia Tagalog po. Genesis chapter 1 verse 29 at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Saglit po tayong yumuko at pumikit. Shall we bow down our head? Let us close our eyes. Let us pray. Father God, we thank you for giving us wonderful day and blessings, strength, and guidance, O Lord, as you bring us here in this place. We pray, Father God, continue to bless us as we heard your word. Continue to cover this with your most fresh blood and let the anointing be might be flow in our midst today. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. God is good. So in Genesis chapter 1, verse 29, balikan lang po uli natin yung ating pong binasa. Sabi po rito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim. Sabihin nga po natin, pananim. Isa pa, pananim. Ang sabi ko rito, ibinigay sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. So, ibig sabihin, sa Genesis chapter 1, verse 29, ibinigay sa tao, okay, ang isang pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ito pong maganda. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Gusto ko pong i-focus yung ating mga sarili doon po sa tinatawag na blessing ni Lord. Right? Sino po sa inyong nananalangin na magkaroon siya ng biyaya ng Diyos? Okay? Sino po sa inyong merong pagnanais ng kanyang buhay ay lalo pang iangat ng ating Diyos na buhay? Alright, praise God. So dito pa lamang, makikita nyo na po, in the beginning, in the creation time, the Lord speak in Genesis chapter 1, verse 29, it is the word about seed. Sabihin po natin, seed. Okay, pag sinabi pong seed, ito po yung binhi. Okay? So, kinausap ng Diyos, okay, ang tao, at nag-declare siya, ang sinabi ng Diyos, ibinibigay sa inyo. Sabi mo sa iyong katabi, sa inyo. Sa iyo, sabi mo sa iyong katabi, sa iyo. Okay, sabi rito, ibinibigay sa iyo, right, ang bawat pananim na nagkakabinhi. Ngayong umaga, naniniwala ako, the Lord, He prepared something good na isa pong pananim at naniniwala ako na kapag ito'y tinanggap mo ngayong umaga, uuwi ka na punong-puno ng binhi at ito'y sisibol at hindi ka malulugi ng gusto. Alright? Sinong excited ngayong umaga? Okay, so the Lord speak to us. Siguro familiar na po tayo sa word na salitang tithes and offering. Alright?
Okay. Now, so, alam po ninyo, if you are a Christian and we know that the key of prosperity is giving. So every Sunday, we give our tithes to God, right? Pag binasa natin ang Malakay, chapter 3, verse 10, the Lord speak, God speak to us that we are mandated to give our 10% sa ating pong mga income, whether you like it or not, because the Lord want to test every one of us, okay? If you are a good stewards of God. Dahil ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, subukan niyo ko kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. You remember that words? Okay, so excited po ako kasi gusto ko pong ipakita sa inyo how great is our God today. Kung paano siya nagpapala ng isang tao, kung paano siya magpupuno, right, ng tao. Okay, now, let's see about yung tinatawag na 10%. The Bible speak in Malakay chapter 3 verse 10 that we are mandated to give 10% dun po sa ating income, in our income. Magkano po? Magkano po? 10%. In that 10%, if you have 100%, tinanggalan mo ng 10%, magkano matitira? Hello? 100 minus 10? 90. So there is 90%. The kingdom principle that God owns everything, lahat ng tinatangkilik natin at nakukuha ay pawang galing lahat sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi mo, partner, kung anong meron ka, galing yan sa Diyos. Do you believe that? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So I mean to say, it is part of our being a good steward to give our 10%. Okay? So wala ko tayong magagawa. Kung kumikita ka po ng 100, you need to give 10 pesos because 10% of 100 is 10. Right? Hindi naman kasi tumitingin si Lord yung kalakihan ng ibibigay mo. Ngayon, kapag yung natira sa 90, may plano kang ibigay sa kanya, ito na yung tinatawag na pagbabalik. Okay? At dito po, ibinibigay ng Diyos the certain amount na ibinibigay natin sa kanya. For like an example, the Lord, you give 10% to God. Kapag nagbigay ka ng 10% kay Lord, kailan mo pa masasabi na itong ibibigay mo ay nagiging binhi para sa susunod na pagkakataon, merong kang aanihin. Okay? Kasi papasok sa mind natin, when we give our offering to the Lord, all right, our tithes, binigay mo yung 10% mo, Lord, babalik ito, Panginoon o Diyos, ng higit pang mas marami. Inihulog mo. I tell you, brothers and sisters, let's put in our mind, yung 10% na binigay natin kay God, natural para sa Kanya yon. Nakukuha niyo ako? Yung ibibigay mong 10% kay God, right, tithes mo, sasabihin ko sa inyo, that is not a seed. Sabi mo sa iyong katabi, hindi yan binhi. Okay? Gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano tayo lalong ibibless ni Lord. Pag nagbigay ka ng 10% kay God, that is your tithes to God, and you are mandated in the Bible, sabi niya, to give this, sabi ng Bible, para matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Pero that is not a seed. Kailan magiging seed yung ibibigay mo? Kailan magiging binhi yung ibibigay mo? Kapag humugot ka pa doon sa 90%. Hello? Hello? Parang tumahimik ang buong sambayan. Wag mo kayo mag-alala. Tuturuan ko po kayo kung paano tayo i-bless ni Lord. Now, God has entrusted us with the remaining 90%. Sabi natin, 90%. Kung kayo ang tatanungin ng Diyos, now you have now 90%, ano ang gagawin ninyo sa 90%? Maybe some of you can say, ililes ko na yung expenses ko. Ito na yung mga babayaran ko, pang tuition fee, sa ilaw, sa tubig, right? And then after that, yung matitira,
Siguro, ito na yung mga pambili ko ng mga little things, yung mga ganyang bagay. Pero alam niyo po ba, sabi po ng Genesis chapter 1 verse 29 na binasa natin, I give you every seed-bearing plant. Naniniwala ba kayo na kapag ang Diyos ay nagbigay, lahat ng ibibigay ng Diyos sa inyo tutubo? Sagot naman po. Naniniwala ba kayo na kapag ang Diyos ay nagbigay sa inyo, lahat ng ibibigay ng Diyos sa inyo tutubo? Yes, totoo yun. Si Lord, si God, siya po ang talagang nagbibigay ng lahat ng bagay. But listen carefully. Kung ikaw naman kaya ang nagbigay kay Lord, tutubo. Parang tumahimik ang buong sambahayan. Ulitin ko po. Pag kayo ba ang nagbigay kay Lord, tutubo? Medyo nagda-doubt tayo. Pero sasabihin ko sa inyo, ngayong araw na ito, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano ka magtatanim. At kapag nagtanim ka, ito po ay sisibol. The Lord declare, kapag ikaw ay pinagpala niya, siksik, liglig, at umaapaw. Totoo po yun. Pwede hong gawin ng ating Panginoon. At direktang kinausap ng Diyos ang lahat in this particular verse. Number one, makikita po natin doon. Sabi rito ng Diyos, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth. Ano daw? I give you every seed bearing plant of the face of the whole earth. Binigyan tayo ng Diyos ng seed o binhi. At lahat ay galing sa seed. Tandaan ninyo, ang lahat ng bagay na meron tayo, galing yan lahat sa seed. Okay? Kailan magiging seed yung isang bagay? Sabi ko nga sa inyo, kapag humugot ka na sa 90%. Okay? Pag humugot ka sa 90% na natira sa'yo at ito'y ibinigay mo pa, okay? Doon lamang magiging tanim yung ibinigay mo. Kaya kung yan ay tithes, huwag mong gawing seed yan. Kasi hindi yan para sa kanya. Yan ay para sa Diyos. That every tithes it is holy. So ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng ikapu mo, nagbigay ka ng 10% mo, right, in the temple, okay? Ibig sabihin, that is holy, para kay Lord talaga yan. Kaya wag mong gagawin, oh, kumita ako ng 10,000, ito yung 10% ko, sa'yo na lang, naku. Wag mong gagawin yun. Kasi you are not a good steward of God. Naghihintay si Lord para ibalik mo yung para sa Kanya. Nakukuha niyo ba ako? Nakukuha niyo po ba? Okay? Now, so, sabi rito, lahat ng bagay ay galing sa seed. He who has the gold rules, but who has the seed rules also. Ang ginto, pag kinuha mo, hindi natutubo. Tama, mali? May kausap po ba ako? Kapag ba ang ginto itinanim mo, tutubo pa? Hindi na, di ba? Pag inanim mo, tutubo pa bang ginto? Hindi na, mauubos ito. But he who has the seed will harvest. Noong panahon na yon, ang may binhi yumayaman. Sabi mo sa iyong katabi, sa panahon na yon, ang may binhi yumayaman. Baliktarin natin. Sabi natin sa kabilang party mo naman, sabihin mo, sa panahon ngayon, ang may binhi lalong yumayaman. Alright? Kuha pa ng isa. Sabihin mo sa iyong katabi ulit. Sabihin mo, sa panahon ngayon, ang may binhi, lalong pinagyayaman. Do you believe that? Pumalak pa kami pananampalataya. Listen carefully. Bakit ko nasasabi na kapag may binhi ka, lalo kang pinagpapala ng Diyos? First, si God ang unang gumawa at good example ng seed. Right? Ano yung unang seed ni God? He created everything in this world. Bago palikahin ng tao, ang blessing ni Lord, nandiyan na, kumpleto na, may araw, may lupa, kumpleto na po yan.
Then after that, He created man according to His image. Sabi ng Bible in Genesis. But when He created man, nakita niyang tao, napakalungkot. Kaya po, nilalang ang babae. At inilapit sa lalaki. At nung sila'y kinasal ng Diyos, ang sabi ng Bible, according to Genesis chapter 2, humayo kayo at magpakarami. So gusto ng Panginoon Diyos, yung kanyang ginawa, buminhi pa ng buminhi at dumami ng dumami. Tingnan po ninyo ang inyong mga kaliwat kanan. Sige po, yan ho yung produkto ng binhi na sinasabi ng Diyos that you go into the old world, punuin ng maraming tao. Kabilang tayo sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Now, ang problema lang ng binhi, kapag may binhi, nakakatuksong kainin. I remember, nung ako po ay galing po ng Tanawan, meron po tayong isang members doon na nag-aararo po siya. At nakita ko po yung kanyang napakaraming mga nakasabit na mga binhing mais. Tinanong ko, sabi ko, bro, yan bang mais na yan ay ano ba yan? Puti o sweet corn? Sabi niya, puti. Wow, ang sarap niyan. Mababa ang calories niyan, pampapayat. Alam niyo, sabi sa akin, Pastor, masarap yan. Kaso lang, talagang hindi natin pwedeng iluto kasi binhi. So, ibig sabihin, may pagpipigil. Now, kung titingnan po natin, yung binhi, kapag hindi mo iningatan yan, matutukso kang kainin yan. Okay? Ano ibig sabihin, Pastor? You have a 90% remaining. Listen, kapag hindi ka marunong magtanim sa 90% na nasa sa iyo pa, yung 90% mo, mauubos lahat. The reason kung bakit may mga taong walang naipupundar, the reason kung bakit may mga taong walang naiipon, the reason kung bakit may mga taong walang nahupaguhugutan, it is because ubos ang 90%. Hello? Alright? May natutunan naman tayo? Just to remind with you, kailangan dun sa 90% matuto kang magtanim. Dahil kapag nagtanim ka, naniniwala tayo, right? Spiritually, yung binhi na itinatanim natin, tutubo yan. God want us to have a mentality of a farmer. Sabi natin, farmer. Sa pa, farmer. Alam nyo ba, galit ang kaaway sa mga taong marunong magtanim? Hello? Hello? Bakit? Dahil nakikita ng kaaway, kapag nagtanim ka, maraming binhing tutubo at magbibless sa buhay mo. Kaya may mga tinatawag na tukso na sinasabi, uy, huwag kang magbigay dyan, sayang, ang laki-laki. Uy, huwag yaan, kunti lang. So parang luminipis yung ating mga pagdukot sa ating mga gustong itanim. Okay? So, in the Bible, may mga binhi na itinatanim. Katulad po ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Lahat sila nasa farming at cattle raising. Ibig sabihin, may kinilaman sa pagbibinhi. Do you know that God is a botanist? Alam niyo yung ibig sabihin ng botanist? Alam niyo yung ibig sabihin nun? Yung mahilig sa sinusuot na ano, tapos pumupunta sa farm. Ah, magbobota, hindi pala yun, okay. Botanist means, ito po yung mahilig po siya sa mga kalikasan. Alright? So nakikita niya, ito maganda ito, right? Maganda dito, ganyan. Ito, dito, ganito. Yan, ganun. Ang ganda ng plano ng Panginoon Diyos. Alam niyo ba, nung nakita ng Diyos ang mundo, nakita niya na may kulang. Ano yun sa akin kung sino? Lakasan nyo naman. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw. The reason why you are here in the earth because the Lord want to bless your life. At gusto ng Panginoon Diyos, lahat ng narito sa mundo, ikaw ang makikinabang. Amen?
Meron nga akong pamilya, takot na takot tumira sa kanyang bahay, minumulto daw. Sabi ko, bakit kayo nagsisiksikan sa ilalim ng hagdan? May multo, may white lady, may, naku. Nung ma-deliverance, sari-saring mga pumasok sa katawan. And after that, nung makalaya, ngayon, ang bahay, gandang-ganda, ang sarap tulugan, naka-aircon pa. Why? Dahil hindi papayag ang Diyos na lahat ng blessing na ibibigay niya sa inyo, ang kaaway ang makikinabang. The reason why the Lord teaches us this word, para alam natin kung paano ho tayo magtatanim. Amen ba? Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Number two, and every tree that has fruit with seed in it. Okay? Makikita natin. And every tree that has fruit with seed in it. Bawat daw prutas, kapag ito'y tiningnan mo, makikita mo, meron ditong buto. Sabi natin buto. Isa pa, buto. Ang hirap naman po, na kapag kumain ka ng prutas, walang buto. Ano bang prutas ang walang buto? Seedless, syempre, di ba? Seedless. Oh, grapes, seedless, grapes. Nung kumain po ako ng papaya, na-expect kong gandang-ganda ng papaya, nung biniyak, seedless. Paano ka magpapatubo ng mga another generation ng papaya na gusto mo o ng prutas na gusto mo kasi wala man lang buto? But remember, wise si God. Bakit? Dahil alam niya, kapag binigyan kanya ng puno at yung puno may bunga, at naniniwala ko, yung bunga na ibibigay ni Lord, hindi yan mawawalan ng buto. Now, listen. You have now 90%. At doon sa 90% na yon, okay, humugot ka ngayon ng ginawa mong seed. Halimbawa, let's say 20%. Alright? 200 lang. Sample lang po yun. Nung ibinigay mo ito, Lord, this is my seed. Nung naitanim mo siya, and then, I believe, yung itinanim mo, may buto yun. Sabi mo sa iyong katabi, hindi yun seedless. Do you believe that? Then one day, you will amaze to God. Bigla ka ngayon na answered prayer. Wow! Nagkaroon ako ng magandang sasakyan. Nagkaroon ako ng magandang bahay. Nagkaroon ako ng house and lot. Tumaas yung position ko. Why? Dahil nagtanim ka. At natural, yung itinanim mo, may kasamang prayer. And this seed is for my brand new car. And this seed is for my new house and lot. And this seed is for my promotion. Kaya kapag nagtanim ka, naniniwala ko, yung bagay na itatanim mo sa Panginoon Diyos, kung ano yung ine-expect mo, mas higit pa yung ibibigay ng Diyos sa seed na itatanim mo sa Panginoon. Hello! Come on!